Isang magandang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon, no, para po sa ating prayer night, no, ngayon pong gabi. Sino po dito you are excited, no, to really pray as one church? Amen po ba? Alam niyo po ba napakahalaga nito, no, that even though tayo ay magkakahiwalay, we can still, no, pray together. We can still hear the word of God together, no, at baguhin ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, ako po gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon sa ginagawa niya po, no, every week. No, alam niyo po, ng isang opportunity po ito na mag-give ng testimony at pagpasalamat po sa Panginoon. Amen po ba? Sa lahat ng ginagawa niya and even sa mga pagsubok, no, na amin pong na-experience. No, syempre, hindi naman tayo perfect. We are still under the journey, ng process ng Panginoon. Ako, pinapasalamatan ko po yun. Talagang binabago niya po yung, sa akin po, yung mindset, no, yung puso, the way I think, no, lalo na po dito sa pandemic. And talagang ini-encourage ng Panginoon na i-level up, no, yung aking pong pananampalataya sa Kanya. No, purihin ng Panginoon kasi yung financial provision niya po, no, grabe. Nag-uumapaw. No, naalala ko po bago namin kunin yung bahay before, nag-iisip pa kami, kaya ba natin yan bayarin every month? Nag-compute ako, kaya naman, saktong-sakto. No, pero ngayon, no, nag-stop kami ngayon pareho sa work, no, pero yung provision ni Lord, tuloy-tuloy pa rin. No, nakakapagbayad pa rin kami sa mga dapat bayaran at may sobra pa. No, and yun, pinapasalamatan ko po sa Panginoon at sa mga paparating pa, no, na blessing na ibibigay po ni Lord. And ganun din sa ministry. Grabe yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, tinatawag nila na itong panahon natin is the new normal. Pero I believe, no, kahit anong new normal, iba pa rin itong ministry na meron tayo ngayon compared sa ministry na meron po tayo before. No, and nagpapasalamat ako sa Lord, kay Lord dahil may challenges, pero yung grace si Lord, nakikita ko kung paano po kumilos sa amin pong ministry. No, kung paano merong pa rin nakokonnect kay Lord, nakakakilala sa Panginoon, covenant group na nabubuksan, at covenant group na mga mabubuksan pa. So, pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon, no, yung financial provision and yung ministry. Ganon din yung spiritual growth. No, grabe yung growth na na-experience ko po all throughout this pandemic. Mas na-level up talaga. Hindi lang one level, pero more than, no, one level ang growth na na-experience ko po. Siyempre, pagpapasalamat po yung kay Lord. So, ngayon po, tayo ay pupunta na, no, sa Word of God. Tanungin nyo nga po yung katabi. Tanungin nyo pa nga po yung mga kasama natin sa online. No, handa ka na ba sa word ni Lord para sa'yo? And I pray, no, na lahat po tayo ay ready na. Amen po ba? Ang title po ng ating message for this evening is Blank, a Disciple of Jesus Christ. Wow, praise the Lord. No, alam nyo po, nilagay ko po dyan na blank kasi ang gusto ko pong ilagay nyo po dyan ay yung pangalan nyo. Amen po ba? Sino dito, you are a disciple of Jesus Christ? Say amen. No, pwede po ba paki-comment down below sa ating chat? Pakikompleto nga itong statement na to. No, so blank, a disciple of Jesus Christ. Because I believe, no, that all of us na nandito ngayon sa ating pong Miracle Friday, we are all disciples of Jesus Christ. Amen po ba? Our key verse, no, na-inspire po ako dito sa title ng message na to, sa nabasa ko po sa 1 Peter chapter 1 verse 1. At ang sabi po dito, 1 Peter chapter 1 verse 1. Inumpisaan po ito ni Apostle Peter as this. Sabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ. And alam niyo po, nung binasa ko to, na-realize ko, we are not all called to be an apostle, but all of us are called to be a disciple of Jesus Christ. Amen po ba? Next slide please. We are all not called to be an apostle, but we are all called to be a disciple. No, once again, pwede po ba paki-declare natin to? I am a disciple. At kapatid, kung ikaw ay isang disciple, ito pong message na to ay para sa iyo. Alam niyo po yung key verse natin, no? Ay si Peter, Apostle Peter, and as I was looking sa buhay ni Apostle Peter, because he was not just an apostle, but he is also a disciple. Amen po ba?
He is one of the 12 disciples of Jesus Christ. And if not, he is one of the greatest disciples of Jesus Christ. At pag tinignan natin yung buhay ni Apostle Peter, we can see principles that we can apply sa ating buhay. Paano ba tayo magiging isang great disciple of Jesus Christ? No? Because I believe yung Word of God is very powerful, more especially yung mga tao na ginamit ng Panginoon sa Bible, no? Para maging inspiration po. Para meron tayong matutunan sa buhay nila. How can we become better? How can we become a great disciple of Jesus Christ? And I want to share 4 points this evening na ang panalangin ko po, no, makatulong sa atin para po tayo maging magaling, effective disciple of Jesus Christ. Number 1, titignan natin yung buhay ni Apostle Peter. Number 1 na nakita ko po, no, sa buhay ni Apostle Peter is that he was a man of action. He was a man of action. Tingin niyo po, mga kapatid, yung sa Book of Acts, ito po mabasahin natin na verse, no, ito po ay na-receive nila yung Holy Spirit, no? Tingin natin ano po yung nangyari dito. Sa Acts chapter 2 verse 5 to 8, verses 5 up to verse 8. Sabi po sa verse 5, "Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven." Verse 6. "When they heard this sound," after po nila ma-receive yung Holy Spirit, no, sila po ay nag-speaking in tongues, no, different tongues from different nations. And on time na to, iba't ibang mga tao rin po yung nasa lugar at naririnig nila yung kanilang native atang na binibigkas yung mga disciples po na to. Sabi po dito sa verse 6, "When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken." Verse 7, "Utterly amazed, they asked, 'Aren't all these who are speaking Galileans?'" Verse 8, "Then how is it that each of us hears them in our native language?" Nagulat po sila. Kasi after na ma-receive ng mga disciples, yung Holy Spirit, nag-speak sila ng iba't ibang nas, and then yung mga tao na sa paligid, they were amazed kasi binabanggit nila yung sarili nilang local language, binabanggit ng mga disciple na to. And makikita po natin sa verse 12, jump po tayo sa verse 12, sabi dito, "Amazed and perplexed, they ask one another, 'What does this mean?'" Verse 13, "Some, however, made fun of them and said, 'They have had too much wine.'" Tingin niyo po ito yung verse 14. "Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd." Habang pong yung mga tao ay nag-uusap-usap, some were amazed, some were not. Yung iba, ang tingin lang sa kanila, ano lang yan, maraming nainom na wine, mga lasing lang yan. And while the crowd were talking together, bigla pong may tumayo doon sa mga disciples at may nagsalita. Sino po to? Si Apostle Peter. Alam niyo po ginawa ni Peter? Peter shared the gospel to all those people. At pag nag-jump po tayo sa verse 41, tingin niyo po yung sinabi dito, "Those who accepted this message," yung shinare ni Peter, "were baptized, and about 3,000 were added to their number that day." Peter was a man of action. Alam niyo po, nung nandiyan na, no, Peter stood up and shared the gospel to the people. And because of that, 3,000 people came to know the Lord. The question is this, yung mga naikinig po, nandito ngayon sa ating prayer night, Miracle Friday, are you a man of action? Bilang isang disciple, can you see yourself? Can you say that I am a man of action? A disciple of Jesus Christ. Alam niyo po, sadly, no, there are Christians na puro talk lang pero kulang sa walk. Nakita na po kayo ng ganong klaseng Christian? Puro talk lang pero kulang sa walk. Yung parabagang na pag nakita mo, puro salita, pag tinignan mo na yung buhay, iba na. Hindi niya na isa sa pamuhay yung mga bagay na sinasabi niya. Yung iba po, very intellectual. Yung iba po, ang tataas ng posisyon sa kanilang mga trabaho. Very successful sa kanilang negosyo. Pero pag tinignan yung ministry, wala.
hindi makita si Lord sa ministry nila. Hindi makita si Lord sa buhay nila. Alam niyo po, if you want to be an effective disciple of Jesus Christ, we should be like Apostle Peter, a man of action. Alam niyo po, marami din yung iba, they have all the reasons why not to serve the Lord. All valid reasons. Name it. Yung tipong pag kinausap mo sila, may stand ka na lang. Parang hindi ka makasagot kasi binibigay ni sila nilang reason sa'yo, valid. Bakit hindi sila makapag-serve kay Lord? No? Yes, mahirap ang buhay. Diba? Given na yan. Diba? Wala kang pera. Maraming tao rin ang walang pera. Ganito, ganyan. Lahat na ng reason ibigay mo. Yung iba ganito, maraming reason kung bakit hindi sila makapag-serve kay Lord. Alam niyo pa yung mga disciples in the New Testament, they have more valid reasons than you have why not to serve the Lord. Dahil hindi lang career, hindi lang family, pero sariling buhay nila are at stake because of serving God. Kung merong tao, mga tao na may valid reason why not to serve God, those were the first early Christians sa early church. They have all the reasons why not to serve the Lord. Pero you know what? All those reasons, they set aside and they acted. They obeyed God. They served the Lord. They became an effective disciple of Jesus Christ. So the question is this, mga kapatid. Are you a man of action? Let's be like Apostle Peter. Let's stand up, diba? And act. No? Huwag mo nang hintayin na matapos yung pandemic bago ka kumilos. Mga kapatid, baka mamuti na yung mata natin. Mamuti na yung buhok natin, kumulubot na yung balat natin. And before we know it, it's too late. Let's act now. Amen po ba? Let's be a man of action. Number two, he was a man of courage. Peter was a man of courage. Actually, Peter, pag tinignan natin sa mga disciples, Peter was so impulsive. Yung tipo bagang kikilos ka agad, gagawa ka agad. Tingnan niyo po ito sa John chapter 18 verses 2 to 3. Ito po yung pagkakataon na si Jesus Christ ay nasa Mount Gethsemane na po, no, and he was praying, and then suddenly dumating si Judas. Sabi po dito sa John chapter 18 verses 2, now Judas, who betrayed him, knew the place. Alam niya yung lugar because Jesus had often met there with his disciples. Verse 3. So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Hindi lang po si Judas, pero may kasamang soldiers, kasama yung officials, kasama yung high priest, kasama yung Pharisees. Sabi sa verse 10, bago po, kasi nagkaroon na ng confrontation and they were about to arrest Jesus Christ. And then suddenly, sa verse 10, sabi po dito, then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. Alam niyo kung gaano katapang to si Peter? Si Judas, kasama yung high priest and Pharisees, hindi lang po yung high priest and Pharisees, pero may kasama silang soldiers. Suddenly, si Peter, out of nowhere, nung huli na si Jesus Christ, ang ginawa ni Peter, pinutol niya yung tenga ng one of the servants ng high priest. Peter had the courage to cut off the servant's ear in front of the soldiers and all those people, even though his life will be at stake. The question is this, do you have the courage to stand for Jesus? Hindi na in front of the soldiers, in front of your family, in front of your friends, in front of your co-workers. Do you have the courage to stand for Jesus in front of them? Alam niyo po, nakakalungkot, sometimes there are Christians, no, who do not even have the courage to let the people around them know that they are Christians. No, may mga ibang Christian ganun. Yung tipong hindi man lang nila masabi na Christian sila sa harap ng mga kaibigan nila, sa harap ng classmate, katrabaho, kasi parang hindi cool.
Parang bagang mababawasan yung pagkalalaki mo. Di ba? Yung pagkatao mo pag nalaman nila na Christian ka. Alam niyo po, we must be courageous. Amen po ba? We must be courageous enough to tell the whole world who you are, that you are a disciple of Jesus Christ. We need to stand for Jesus. Amen po ba? Pwede po ba natin i-comment down below, no? Let's stand for Jesus. Alam niyo po, naalala ko dati nung ako po ay nag-work pa, nagtuturo, every time, first day of classes, sa lahat ng school na napuntan ko, or even sa work na in-applyan ko, ang una ko laging sinasabi, I am a Christian. Not just a Christian, I am a pastor's kid. No, I am a future pastor. Ganun po, pag, yung mga students ko, ganun. Kaya pag in-invite ko sila sa church, di sila nagugulat. Kasi alam nila, Christian kasi siya. Even sa work, no, in-interview po ako nung head ko, ganun din. We must be bold. Amen po ba? We must be courageous. We must be a man and woman of courage. Number three, Peter was a man of conviction. He was a man of conviction. Alam niyo po ba, si Peter yung una, isa sa mga unang disciples who shared the gospel to the Gentiles. Kasi po dati, ang message para lang sa mga Jews. Diba? Pero nung nakareceive siya ng dream na binigay sa kanya ni Jesus Christ, nagkaroon siya ng conviction to share the gospel sa family ni Cornelius, a Gentile soldier. Hindi Jew. Diba? Pero sinare niya yung gospel. Tignan niyo po sa Acts chapter 10, verses 34 to 35. Sabi po dito, then Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. And because of what Peter did, because of his conviction na binigay sa kanya ni Lord, nakakilala si Cornelius, he and his household. Let's have that sensitive spirit, no, na nanggagaling sa Panginoon to discern, no? To have that conviction to follow the will of God. Amen po ba? To our family, no? In our lives, and even in our ministry. Nalan nyo po ba mangyayari yan to kapag meron tayong growing spiritual life? No? If you want to have that conviction, we must have a growing relationship with God. Don't expect, no, na ma-receive mo yung conviction ni Lord kung di nagde-devotion. Hindi ka nagpe-pray? Hindi ka uma-attend ng training, Sunday service, covenant groups? Diba? We don't expect that your spirit will be sensitive sa pagkilos ni Lord. Diba? Kaya minsan, kapag nagkaroon ng problema, magpe-pray ka, di umaramdaman si Lord. Piling mo, wala si Lord. Piling mo, walang pakialam si Lord. Diba? Let's have, let's desire, let's work, diba? To grow our relationship with God so that we can be a man and woman of conviction. Last, mga kapatid, Peter was a man of commitment. He was a man of commitment. Tingin niyo po dito sinabi sa Luke chapter 22, verses 56 up to 62. Sabi po dito, then a servant girl, seeing him, si Peter, nahuli na po si Jesus Christ, Peter was following Jesus Christ from a distance. And then suddenly, a servant girl, no, saw him. Sabi po dito, then a servant girl, seeing him as he sat in the light and looking closely at him, said, this man also was with him. But he denied it. Peter denied it, saying, woman, I do not know him. Verse 58, and a little later, someone else saw him and said, you also are one of them. Now, one of Jesus' disciples. But Peter said, man, I am not. Verse 61. And the Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered saying of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows today, you will deny me three times. Verse 62. And he went out and wept bitterly. Siguro po you are wondering, no, Gideon, nakala ko ba commitment? Eh bakit pag tinignan natin yung story na to, Peter denied Jesus Christ three times? Is that commitment?
Bakit ito yung verse na pinag-uusapan natin? Yung pinag-uusapan natin, commitment. Alam niyo po, what I realize is this. It's not about how you failed. It's about how you kept on going. Actually, it's not about how many times you failed. Peter failed Jesus not just one time, two times, but three times. It's not about how you failed him. It's about how you kept on going. Yes, nagkamali si Peter, but he didn't stop there. He kept on going. Nagkamali si Peter. Pero alam niyo po, tingin niyo, pag binasa natin yung John chapter 21, verses 15 up to verse 17, Jesus rose from the dead, he showed himself to the disciples, and then pinuntaan niya si Peter. And mga disciples, nangingisda. Sabi po dito sa verse 15, nag-breakfast sila. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Verse 16, he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Verse 17, sabi po dito, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time. Naalala ni Peter nung dininay niya si Jesus. Naalala niya when he failed Jesus three times. And then suddenly, nung nakimit niya si Jesus, tinanong siya ni Jesus three times, Peter, do you love me? Sabi dito, and he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Alam niyo mga kapatid, madami sa atin, we fail God over and over again. Sino dito yung makaka-relate dyan? Ma'am, sabi, parang ako si Peter. I failed God over and over and over and over again. Alam mo kapatid, huwag kang hihinto. Keep on going. Pwede ba pakisabi sa comment section, keep on going. Because it doesn't matter how many times you failed God. What matter is you kept on going. You keep on going. You keep on serving the Lord. You keep on sharing the gospel. You keep on doing your devotions. You keep on attending small groups. You keep on praying. You keep on growing with your relationship sa Panginoon. Because you know what? If you keep on going, anong sabi sa last verse natin, 2 Corinthians chapter 12, verse 9? Anong sabi ni Lord? My grace is sufficient for you. Alam mo, if you are listening right now, and you are currently failing God in your relationship with Him, in your ministry to Him, in your faithfulness to Him, you are living in sin, you are living in unfaithfulness. No? God is saying to you right now, my grace is sufficient to you. For my power is made perfect in weakness. And sabi ni Apostle Paul, therefore, I will boast all the more gladly of my weakness so that the power of Christ may rest in me. Alam niyo, Peter failed, but he kept on going, and because of that, his life made an impact in his generation up to our generation today. At panalangin ko, kapatid, that you who are listening right now, keep on going. Because your life will make an impact to the generations to come. Amen po ba? And at the end of the day, we can say, we are all disciples of Jesus Christ. Let's all bow down our heads and let's pray. Lord, thank you for your word. Thank you for reminding us, O God, of our purpose, being a disciple of Jesus Christ. Panginoon, I believe all of us failed you. Not just once, twice, three, more, many times, Panginoon, we failed you.
But thank you because your grace is sufficient, O God. And I am praying, Lord, may you see us with a repentant heart, O God, to come to you and ask for your forgiveness. And Lord, may you be our strength, O God. Pagpalain niyo po, Panginoon, all, O God, who are listening this message right now. And we believe, O God, that as we keep on going, our lives will have an impact to the generations, O God, to come. Thank you, Lord God. We love you. We honor and we worship you. This is our prayer in Jesus Christ's name. Amen and amen. God bless you, mga kapatid.